Bagaman nagsimula ang iglesyang ito sa isang maliit na sulok ng Pilipinas noong Hulyo 27, 1914. Ngayon ay nakatalatag na ito sa 130 na bansa at teritoryo at kinabibilangan ng 132 na iba't ibang nasyonalidad. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia kung alin ang nasakop o natubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Alin daw? Iglesia ni Cristo. Kaya ang pagka-iglesia ni Cristo, napakahalaga. Yan ang dahilan kung bakit natin sinisikap ipalaganap ang katotohanan tungkol sa ating pagka-iglesia ni Cristo. Kasi tayo ang pinili ngayon ng ating Panginoong Diyos. Tayo ang may karapatan na maglingkod sa Kanya sapagkat tayong may kaugnayan, tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. At tayo ang nakatitiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya kung kayo ay kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, dapat maging proud tayo na miyembro ng Iglesia ni Cristo sapagkat tayo ang may tunay na kaugnayan sa Diyos. Tayo ang pinilit, hinirang at inibig ng ating Panginoong Diyos para maging Kanya. At tayo po ang Kanyang ililigtas pagdating ng araw ng paghukom. Sa loob ng mahigit sa 120 taon, ay walang humpay ang pag-unlad nito sa iba't ibang larangan ng mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sa Iglesia. Sinasabi namin ito hindi upang magmalaki kanino man o kaya'y angkinin ang kapurihan sapagkat hindi ang sino mang kaanib o ministro ng iglesyang ito ang may gawa ng mga tagumpay ng iglesia, kundi ang Diyos. Sa Isaias 41:20 ay sinasabi, upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama na ginawa ito ng kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Nais ng Panginoon Diyos na ating malaman at matalos na magkakasama na Siya ang may gawa nito. Siya ang may hawak sa gawain ito. Siya ang nagkaloob ng lahat ng tagumpay. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan.